welcome back again to my channel. And for today's video, meron ako yung share sa inyo na favorite facial wash ko at this moment. Yes, girl. And nakita nyo naman siya sa title, I'm using the Skin Magical Apple Cider Daily Fruit Foaming Wash with Instant Whitening. It is 100 ml, guys. So, ito siya. And na-discover ko to actually kay Mama Aunt Lutz. Kasama ko siya sa January favorites ko and ngayon ko lang siya marireview sa inyo, guys. So, ang sabi kasi dito, Apple Cider Daily Fruit Foaming Wash with Instant Whitening. This revolutionary dual action foam wash for normal to dry skin that cleans or cleanses, hydrates, and helps restore the protective skin barrier while it detoxifies and draws toxins out of your skin, leaving a youthful and clear glow. So, hindi lang siya basta-basta na foaming wash na inaakala nyo. So, andito rin naman ang kagandahan. Meron siyang how to use dito. And sa kabilang side, nandoon yung ingredients dito sa green part. So, this is proudly made from the Philippines, guys. Lagi akong gumagamit ng pampascrub sa mukha ko or yung, alam mo yung mga parang Foreo style, ganon. So, gumagamit ako noon kapag gumagamit ako ng facial wash every time para at least nawawala talaga mismo yung dirt sa face ko. Meron siyang bristle na pwedeng ipangkuskus sa mukha mo. Para siyang silicone type, guys. Huwag kayong matakot kasi hindi siya harsh sa mukha and sobrang lambot niya sa mukha. Kaya, I would definitely purchase this one. Hindi lang ako gumagamit nito. Simula nung binili ko to, pati yung boyfriend ko nakikigamit na rin sa akin. Pinapa-try out ko rin to sa mami ko. Hindi siya amoy apple cider vinegar, guys. Okay? Kasi ako, akala ko nung una is amoy apple cider vinegar siya. Pero hindi. Amoy apple siya. And mabango siya, guys. Promise. Nung nalaman ko na meron siyang silikong ganito, parang feeling ko mas mapapadali siya gamitin kasi nga, wala na akong parang ilalagay pa sa Foreo. Tapos, alam mo yun, i-squeeze ko pa yung pinakalaman ng foam wash ko or yung facial wash ko. Then, tsaka ko pa siya irarub. Dito, ang gagawin nyo na lang, guys, is meron siyang de-pump dito. Ayan, guys. Meron siyang de-pump and then, ipapump mo na lang siya para lumabas yung product. So, papakita ko sa inyo yung loob. Ganto siya, guys. Ayan. Yung type kasi niya is parang clear gel wash. Parang ganon. Para makita nyo yung texture niya. Ayan siya, guys. Karaniwan sa mga facial wash na clear is maganda siya sa mukha. Hindi siya harsh. Ayan siya. Ayan, oh. Yung amoy neto, guys, panalo. Mabango siya. Hindi siya nakakabother yung smell. Sobrang bango neto, guys. Lakas maka-fresh ng amoy niya. Lakas maka-fruity smell. Lakas maka-bata. I-try na natin gamitin sa mukha ko para mapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit, okay? And guys, make sure na bago pala kayo gagamit ng mga gantong product or any facial wash or basta ginagamit nyo sa katawan nyo, make sure na binabasa nyo yung ingredients para alam nyo kung ano yung nandun sa laman ng product na ginagamit nyo. So tara, gamitin na natin siya. Okay guys, so iyan, tapos na akong magtanggal ng aking makeup. Ang tinira ko na lang yung lipstick ko. Huwag kayong masyadong magulat. Ayan na po, bare face na tayo. Yung may pump to, guys. So technically, yun yung gagamitin natin. Lalabas dito sa gitna kasi, guys, yung pinaka-product niya. Woo! Kita niyo yan, guys. Ayan siya. And, oh. Yan, meron siyang apat na butas. Guys, gagamitin natin. Ready to wash na siya. And ang kinagandaan pa niya dito, guys, is hawakan mo lang siya dito and then may scrub mo na siya sa buong mukha mo. Alam mo yung pagtamad ka, tapos kakagising mo lang, kunin mo lang to dyan sa lapag and then, ayan, malilinis na yung mukha mo. Ang gagawin mo lang dito, guys, is circular motion lang. And pwede rin naman pataas. Pero mas maganda kung circular motion. I-concentrate mo siya kung saan gusto mas malinis yung pores mo. Katulad ko ito. Itong part na to, guys, gusto kong malinis yung pores ko dyan. So, technically, dyan ako nagpo-focus. And I'll make sure na circular motion lang yung aking paggamit sa mukha para malilinis ko talaga siya. And then, I'll just bring it up on my forehead. Sinasama ko na rin yung kilay ko kasi syempre, pag nagme-makeup tayo, merong makeup dyan sa ating kilay para malinis siya. And then, sa kabila, huwag nyong kakalimutan, guys, yung leeg nyo kasi important yan dahil syempre, kapag kuminis at gumanda na ang ating face, dapat yung ating leeg ganun din. Tingnan nyo, yung mga
kaartihan ko sa face, yung mga makeup, nakukuha niya dun sa mismong ano. Okay guys, so ayan, tapos ko nang hugasan yung aking mukha. Gusto ko lang yung ibigay yung thoughts ko sa inyo ha. Pag kagagamit kayo ng gantong product, make sure na, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, make sure na alam niyo yung mga ingredients. Baka kasi merong bawal sa inyo sa ingredients na yun, tapos nag-trigger nung ginamit nyo. Guys, nung unang paggamit ko neto, I saw some tiny bumps na wala naman ako dati. Tapos nagkaroon ako ng tiny bumps kasi paggamit ko neto. For me, it's natural kasi gumamit ako ng bagong product. So technically, kung mapapansin nyo guys, yung mukha ko ngayon is meron akong mga tigyawat and some redness. Ito, tigyawat yan guys. And kung makikita nyo, may mga redness and meron pa ako dito mga maliliit na tiny bumps dyan. Pero ayun nga guys, yung sa experience ko ng paggamit na ito, unang paggamit ko, nagkaroon ako ng tiny bumps kasi nga, bago yung product na to, so magre-react talaga siya. Pero kung sa tingin nyo is iba na yung nangyayari or iba na yung reaction sa face nyo, mas maganda na double check nyo kung ano yung ingredients na meron or mas maganda na magtanong kayo sa dermatologist para malaman natin kung ano ba yung nangyari sa face mo. Kung, kasi guys, ang paggamit ng mga product, lalo na ng mga skincare product, it depends from your skin type guys kapag gagamit kayo ng mga skincare product. It's either magbe-breakout kayo or mahihiyang kayo sa product, okay? Kasi syempre, parang trial and error yan sa paggamit ng mga facial wash, skincare, or anything na mas hihiyang sayo. Mas maganda kung hihiyang sana sayo, diba? Pero sa akin naman guys, sa experience ko, sumiyang naman ako and ang masasabi ko lang dito, at first, syempre, akala ko lalabas na yung mga tiny bumps ko. Pero at the same time, naglilo siya, nawala siya nung tuloy-tuloy ko na siyang ginamit. And also, ang paggamit na ito guys, sobrang slimy niya sa face. Pagka binanlawan mo, make sure na talagang banlaw guys. Kasi hindi siya matanggal agad. Like, kailangan makailang wash out ka muna ng water sa face mo bago siya ma-wash down talaga. Is, hindi naman siya ganun ka-stretch out after yung hugasan. Yung, alam niyo yung batak na batak yung mukha nyo, cleanser niya is clear, mas gentle siya sa mukha. For me, this is a good purchase and this is a good reco dahil on the go, ang maganda siya sa mukha. Tapos wala ko nilagay na any moisturizer. Ayan talaga yung face ko after maghugas. So medyo merong mga maliliit akong bumps dyan. But technically, ayan siya. Kung tatanungin ako, I will repurchase this one kasi madali siyang gamitin. So, napasmooth niya yung mukha ko and mabango siya and maganda siya. Thank you for spending a time with me. Free for you guys to comment and suggest anything para malaman natin kung ano pa yung gagawin natin next. Make sure guys to like this video. Subscribe on my channel down there. Click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Thank you for watching. Bye! See you on my next one.